Yan guys, nandito kami sa hospital ngayon sa Pronto Socorso dahil yung hikaw ko sa dila, nalunok ko. Yan guys, nandito kami sa hospital ngayon sa Pronto Socorso dahil yung hikaw ko sa dila, nalunok ko. Kaya ngayon, ipapa-x-ray ko. Kung paano? Grabe. Okay guys, naglalakad na kami papuntang Pronto Socorso sa emergency hospital dahil na yung aking hikaw sa dila ay nalunok ko. Ngayon, sabi nila delikado raw, kaya ngayon ipapa-x-ray namin. Tingnan natin magiging resulta ko na ilabas ko na ba. Hindi ko kasi alam kung nailabas ko na. Tika lang, mask ko, babe. So, ngayon guys, nakamas na ako. Dito na ulit kami papasok sa hospital. Pakuha kami ng appointment. Tapos kami magpa-check up. Magpa-check ng green pass. So ngayon, pwede na kami mag-entry sa hospital sa Pronto Socorso. Sana wala na sa chan ko yung piercing. Talagang yan, nakakatakot din talaga. Maraming client dito sa hospital guys. Guys, pumipila na kami dito sa loob ng hospital. Maraming tao. And guys, maraming pila. Tagal lang yung naghihintay dito, nakapila kami dito sa hospital. Sinuuna pa lang yung mga dinating ng mga ambulansya dahil maraming mga dinating ng ambulansya dito sa hospital. Kaya ngayon, nauuna pa lang nila. Kung sino yung mga dinating ng mga ambulansya na grabe. Ang kalagayan. Kaya waiting pa rin kami ngayon kung paano. Massimo 2 anni, eh? Avanti il prossimo! So yan guys, nakapasok na kami. Nakakakuha na kami ng appointment namin ngayong araw. Ngayon, ng oras pala namin, hinihintay na namin ang tawag sa amin. Ayan guys, ito na. Binabalatsilotohan na ako ng aking asawa. Ayan guys, ano kaya mangyayari mamaya? Kung anong lagay ng piercing ko sa tiyan ko. Kung nasa tiyan ko pa ba, wala na. Ayan guys. Ayan guys, we are waiting now. Tapos na ang interview. Hintayin na lang po. Naghihintay na lang po kami para sa x-ray. Yes. Yan guys, ang kamali kami na upuan. Dito pa lang sa radiatesa. Paloob ng upuan. Ng compound. So, lumampas kasi kami kanina. So, sila na lang. Umuha ng kape. A biscuit. And guys, naghihintay siya ngayon ng kape. Hindi ng biscuit. Wow! Salamat. Sana all. Dito ba naman dito sa America? So ngayon guys, 30 minutes na kami naghihintay. Wala pang tawag. So still waiting guys. 4 hours later. Guys, nandito pa rin ako. Waiting pa rin. 12:25 na. Madaling araw. So,
Grabe, grabe ang tagal, guys. Yan, pagod na sa kakahintay. Ilang oras na po naghihintay si madam sa labas. Ha? Gutom na raw. Many, many minutes later. What's up, what's up, what's up? What do you want, another? Anong balita, ma'am? Sa sobrang tagal natin ang hintay dito. Ayan, guys, na check na yung chan ko. X-ray na lang kulang. Random X-ray. So, I'm waiting pa rin. It's already 3 o'clock na ng madaling araw. So, last na X-ray. Sana maging okay yung resulta. Ayan, guys, X-ray na ako. Hintay na naman ako sa labas para mahintay ang resulta. Ano naman eh? Pagod na? Pagod na? Marami mo nakain eh, oh. May Uber Eats ka pa eh. Anong ginawa ko, hindi kumain. Guys, positive na nasa chan ko yung kwan, yung hikaw. Oh no! Ngayon, dito ako matutulog sa ospital. At di pa alam kung ooperahan ako o anong gagawin. Hintayin pang sabihin ng doktor. Kaya papawin ko muna si Steph. At dito muna ako sa ospital. Ayan, guys. Kinuha na naman ng dugo at tinamponi ako. Ngayon, waiting tayo sa magiging resulta kung operahan ba ako. God bless, guys. So, tapos yung pangalawang X-ray ko sa chest naman. So, yan, guys. Nakahiga na ako. Pwede dito. Dito ako magpapahinga. Habang hinihintay ang sabi ng doktor. Yes. Mag-extras na. So yan, guys, waiting pa rin ako. Tinatry kong itae. Baka maitae ko. Kapag hindi ko naitae, hindi ako operahan, guys. So waiting pa rin. Hinihintay ko yung isang doktor para sa next visit. Sana maging okay. So yan, guys, katatapos ng third X-ray ko, nakita na medyo gumagalaw at papunta na raw siya sa pagdumihan, kaya baka aprobahan na makaalis ako dito sa hospital at wala nang operasyon. Okay, so wait ulit tayo ng approve ng doktor at baka makaalis na ako dito. God bless. Yan, guys, sarabi ko ng turok. Maraming dugo ang kinuha sa akin. Hindi pa rin kung ano hinila yun. Yan, guys. So, still waiting. Yan, habang naghihintay ako, sa mga may piercing sa dila dyan, dapat araw, kung ayaw nyong tanggalin ang mga piercing nyo, dapat araw-araw nyo kontrolin yung mga lock ng piercing nyo. Kasi kapag natutulog kayo o ayaw kumakain, hindi natin alam kung maisasama sila sa pagkain o kaya sa pagtulog. Hindi natin alam kung malulunok natin, naalis yung lock niya tapos bigla natin malulunok. Kaya mas maganda i-check natin palagi lock ng piercing natin o kaya alisin na lang natin. Pero kung ayaw naman natin alisin, check po natin palagi ang lock ng piercing natin sa dila, lalo na sa dila. Napaka-delikado pala talaga. Noon hindi ako naniniwala pero nangyari ito ngayon. Grabe. Grabe. Nakakatakot din, guys, kasi yung sinabi ng isang doktor kagabi, operasyon na kagad. Kaya waiting tayo, guys. So yan, guys. Yung dextrose na naubo sa akin, 1 and 2. Ngayon, in-step na. Just straight to do. Dentro ay yung dami kay Pa. Sabi, apos, no?
pasta lì. Per grazie mille, grazie. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Guys, palabas na ako dito sa hospital sa aking kwarto. Ngayon, papunta na ako sa labas. Ayan guys, nakalabas na ako sa hospital. Nakakatakot. Kala ko opera na ako guys. Oh, grabe. Pero ayos, mabuti na. Thanks God. Thanks God talaga at di ako na-operahan. Ayan guys, nandito na ako sa labas. Yes. Bale yan guys, pang-apat na araw na hindi ko pa rin siya nasi-CR. Ito, bumili na ako ng Dulcolax. Yan, pampa-CR. Pampa-CR mismo. Kasi kahit na ilang kainin ko, lumudumi ako, wala pa rin. So, try natin tong Dulcolax kung ano magiging resulta. Update ko kayo mamaya. God bless. 2 hours later. Okay guys, finalmente. Ganto na siya. After 4 days, napaparin. So, napakadelikado kasi. Tingnan nyo. May tourist talaga siya. At napakahirap ng ginawa ko para may palabas lang ko guys. So, sa mga may piercing dyan sa dinamag, ginato kayo. At sa mga plastic na lang ilagay sa dila.